Welcome back here in Wake Up Ilocos, and we give you another exciting episode of What's Cooking segment. Nandito po tayo ulit sa Bornay Rest to Grill, syempre, ang isa sa pinakasikat na restaurant dito sa Mayan City. And together with me, of course, ang napakagwapong chef, artistahin, na si Chef Mark. Hi Mark! Kumusta ka, Chef? Kumusta ang weekend mo? At ano naman ang ibibigay mo ngayon na masarap na recipe para sa ating mga televiewers out there? Sizzling longganisa din. Sizzling longganisa. Pangalan pa lang talaga, takam na ako dito sa sizzling longganisa na to. Let's start the show! Unahin natin yung butter, syempre. So instead of oil, yung butter yung gagawin. Tsaka chef, luto na yung ating longganisa. So it's the usual na ginagawa na isa. Tapos isusunay na lang siya. Or igisa na lang. Buo talaga siya. Pero pwede rin siya. Pwede rin siya. Pero parang mas maganda yung presentation. Bell pepper. Sabay-sabay. Very colorful. Mga ilang minutes to more? 4 to 5 minutes. Okay na siya. Kasi panandalian naman yung mga recipe. So that is the oyster sauce. Okay, so tikman na natin ulit ang ating napakasarap na recipe, ang ating sizzling longganisa. Ang pinaka-aabangan ni Del Mar. Ang sarap! Grabe! This is one of the best recipes na tikman ko dito sa Bornay Rest to Grill. Mark, please invite our televiewers again para bisitahin kanila dito sa ating napakagandang restaurant. Tikman ninyo ang aking recipe na sizzling longganisa. The best. Thank you ulit, Chef Mark. Till next time, palakpakan natin si Chef Mark, syempre. Napakasarap ng sizzling longganisa. As expected, wala namang hindi masarap dito, di ba? Lahat masarap. Basta luto ni Chef Mark tsaka ni Chef Floyd. Ayan, kumot talaga yung dalawang chef na. Okay, bago tayo tuluyang magpaalam po, I would like to thank first the owner of this restaurant, Bornay Rest to Grill, si Mrs. Dalia Artajos, and of course, the manager, Miss Joanna P. Artajos, also ang daughter din ni Miss Dalia Artajos. Dito lang po yan sa Bornay Rest to Grill, located at Gomez Street, Patbornayan Vegan, Ilocos Sur. Malapit lang ito sa RG, Jar Factory. So madali lang itong hanapin po. Within Vegan City lang po siya. And of course, kung gusto niyo ang services nila dito, please contact the number 0917-568-1191. Again, the number is 0917-568-1191. Bornay Rest to Grill po, located at Gomez Street, Pagbornayan, Vegan City, Ilocos Sur po. And of course, special thanks also to Len and Louie. Thank you guys for always inviting us here at Bornay Rest to Grill po. Yan, Mark, please, greet mo naman yung mga televiewers natin. Yung girlfriend mo or mga friends mo out there watching Wake Up Ilocos. Bakit siya negra? Ang tinegra talaga. Ay, saka yung panuli ko, sir. Saka si Ma'am Joanna. Thank you.
Ang taga saan ka, Mark? Sa Salindig. Hindi ko lang ng mga taga Salindig. Ay, sa mga taga Salindig. Artista na daw siya. Alright! Thank you, Mark, once again. Till next time. Yan po, dyan po nagtatapos ang ating segment here in Wake Up Ilocos, ang ating What's Cooking segment. So, till next time, guys. Adios. Bye! Yan po ang ating What's Cooking segment featuring Sizzling Longganisa. Sarap naman. Ayan. At maraming salamat po sa Burnay Resto Grill sa pagpayag na ma-feature ang kanilang mga lutuin. Ayan. Kaya kung gusto rin po ninyo, puntahan po ninyo sila dyan sa pag-Burnayan para ayan, makita rin nila aktual yung mga pagkain na niluluto rin nila dito sa atin sa What's Cooking segment, diba? Oh, at katabi lang yan ng pagawaan ng Burnay. Kaya Burnay Resto Grill, diba? Ayun, tama. Ayan. Ngayon naman, dumako tayo sa ating Celebrity Corner kung saan makakapanayam natin ang isang mahusay at award-winning actress na kamakailan lang ay napanood natin sa TV sequel ng 1981 movie na P.S. I Love You. Siya ay walang iba kundi si Miss Dina Bonnevie. She's one of the most sought celebrity for the past 3 decades. An award-winning TV and movie actress, a host. She's none other than Miss Dina Bonnevie. Nag-umpisa ang showbiz career ni Dina noong 1980s sa pamamagitan ng pelikulang Underage. Pero mas nakilala siya ng husto sa pamamagitan ng pelikulang 14 at Temptation Island. Mula noon, tuloy-tuloy na ang pagsikat ni Dina, mapapelikula man o TV. Nakarelease rin siya ng isang album noong 1981 at naging gold record pa ito. Kasama sa album nito ang kanyang hit single na Bakit Ba Ganyan? Bakit Ba Ganyan? Sa kasalukuyan, bising-bising aktres sa ilang TV shows at pinaghahandaan na rin ang kanyang bagong pelikula. Well, I'm finishing P.S. I Love You and soon after I'm going to do another show but I can't disclose yung title and what channel muna kasi baga baka magaya yung script. So, yun, and then I'll also be doing a movie very soon with Channel Gabi. Sa dinami-raming mainstream films na ginawa niya, may posibilidad rin kayong gumawa ito ng indie film? Why not if the role is good, you know, and yung the script is nice? I know though that when you do independent movies, it's usually like young directors and I believe in young minds, you know, it's, they usually have fresh ideas. Why not? And sabi ko nga, dapat gumawa ng independent film to be shot entirely in Ilocos World. Kasi gaganda ng lugar dito. Bandang tanda pa ni Dina ang ilan sa mga pelikulang kinuna nila noong araw dito sa Ilocos. Of course, when we were shooting, and I was staying right there in Cordillera Inn. Diyan ako nakatira, and then we were shooting in a church na may ruins in Tingras. That's, I think, Ilocos Norte. And then yung cotton fields, it's somewhere in San Juan, near the demo farm. That's where we shot. I was like a cotton picker. And then I also shot here in the Capitolio when I did a movie with Cesar Montano and Alice Dixon. And then in the tobacco plantations for the same movie. Siguro I did mga 6 movies here na, you know. Ikunento rin ni Dina na malapit sa puso niya ang ating probinsya. My first movie, Temptation Island, was shot in Ilocos Norte. My first solo star, Catorce, was shot here in Ilocos Norte. So I think ever since that time, Ilocos has always been close to my heart. At bukod sa mga lugar, masayang ibinahagi rin ni Dina ang mga nagustuhan niyang pagkaing Iloco. I love the food. I like the vegetables, eh, but I don't like the one with bagong kasi I'm allergic. But I like the baradibol. I also like the there's a certain dinuguan with bagnet. Yeah, you know what? The pinakbet here is kakaiba kasi the pinakbet here is tomato sauce.
this one is really delicious. Kasi iba eh, meron siyang tomato paste. At bago magtapos ang ating interview, kinumusta rin namin ang kanyang pamilya. Well, every Sunday I see them because we go to church together. And after church, with my apos. Siyempre, pag may sakit, nandun ako. Or sometimes when I'm around the area, and then nandun ako when the Valle Verde or Nantes, then I go and visit my apos.